2020, clear ang vision. Pero bakit ang daming ambition ang hindi naging clear? Bagkos nagtanim ito ng matinding fear sa karamihan. Pero bago natin pag-usapan, ito muna ang intro. Gab, makatanga po pala ulit at ngayon pag-uusapan natin ang 2020. Kung hanggang ngayon ay hindi ka pa rin aware na merong 12 months sa isang taon, ngayon aware ka na. Pero bago tayo mag-look forward, mag-throwback muna tayo sa mga ganap na nangyari ngayong taong to. Umpisa pa lang ng taon ng 2020, pinabauna na tayo ni 2019 ng isang sakit na hanggang ngayon ay sakit pa rin ng ulo ng buong mundo. At syempre, tulad nga ng sinabi ko kanina, maraming ambisyon ang hindi naging clear. Dahil maraming negosyong nagsarado, nagdulot naman to ng kawalan ng trabaho sa karamihan. At bilang Filipino, alam ko din na maraming napauwi sa Pilipinas at nawalan ng trabaho. At marami rin ang nawalan ng mahal sa buhay dahil kinuha ng sakit na to. Pero masyadong mahaba ang pag-uusapan natin. Hintayin na lang natin yung mga expert na maka-imbento ng gamot. Sa ngayon, mag-ingat muna tayo sa ating kalusugan at sa mga... basta maging socially responsible na lang tayo. Yun lang yung pinaka-way para maiwasan nga yung sakit na pabaon sa atin ni 2019. At syempre, nagpahiwatig din sa atin ng isa sa pinakamaganda at napakatahimik na bulkang Taal. Parang isang paalala kung ano ang kayang gawin ng kalikasan sa atin. Kaya dapat nating ingatan ang ating kalikasan! And speaking of kalikasan, meron din naman magandang nadudulot sa kalikasan yung mga nangyayari sa atin ngayon. Diba? Tulad ng pagluwag ng traffic sa kalsada, nabawasan yung mga pampublikong sasakyan na bumabiyahe, pati yung mga eroplano sa himpapawid ay nabawasan din. So nagkaroon ng tsansa ang hangin para ma-clear, ang sarap. Tsaka marami rin mga pictures ang nag-viral na mga lugar na tipong sa Manila ay makikita mo yung Rizal o kaya yung kung saan kabunduan, di ba? Napakagandang sighting minsan na makikita mong clear. So yon, sana pagpatuloy natin ang pag-iingat sa kalikasan. Hindi porket ngayon ganito yung lagay ng sitwasyon natin ngayon lang. Sana pagpatuloy natin yan. Tsaka syempre sa dagat, huwag natin kalimutan. May benefit din. Hindi lang sa lupa, hindi lang sa hangin. Siyempre, pati sa dagat. Nabawasan din yung mga barkong naglalayag. Mga malalaking barkong naglalayag. Tsaka chemical na itinatapon sa dagat. Tsaka yung mga basurang palutang-lutang-lutang-lutang. Kasi lutang ang isip ng mga tao na kung saan-saan na lang nagtatapon pag namamasyal sa beach. Nabawasan yung mga bagay na yon dahil sa lockdown. Bumagsak man yung turismo sa mga nangyayari sa atin ngayon, pero malaki naman yung nagiging tulong para sa kalikasan dahil huwag natin kalimutan na hiram lang natin ito lahat, di ba? Ito pa, sa smaller scale tayo, pasok tayo sa loob ng tahanan. Meron ding naging positibong ganap ang mga pangyayari ngayon sa loob ng bahay. Mas nagkaroon kasi ng tsansa ang bawat family member na makapag-bond, makapag-salo-salo, makapag-lunch, dinner or breakfast ng sabay-sabay na hindi mo na kailangan hintayin si mama, si papa, si ate, si kuya dahil nasa trabaho, nag-overtime, kundi nag-overtime malamang na traffic. At ayun pa, isa pa nga pala. Sabi nga dun sa joke, di ba, mas tataas daw ang populasyon ngayong 2020 dahil maraming tao ang matitinda sa bahay. So, the joke is on me. Pero syempre, hindi joke yun kasi isang blessing na dumating para sa aming mag-asawa na meron na kaming baby. At kung isa-asa nakabuo ngayong taon na to, di wow! Okay, 2020, sa akin personally, sinabi ko na dun sa previous
video ko ng birthday ko, yung mga milestone ng taon na to. Shoutout na lang din sa parents ko dahil nag-celebrate sila ngayong taon na to ng 30th civil wedding anniversary kasi nagpakasal ulit sila noong 2010 sa church. So, tsaka syempre, yung gender reveal ni baby, nalaman namin yung kanyang kasarian nung bago matapos ang June. So, ngayon, tapos na yung June, meron pa tayong 6 na buwan na natitira. So, sa mga natitirang 6 na buwan ng taon na to, huwag tayong mag-concentrate sa mga negatibong bagay. Marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat. Kahit sabihin mong small achievement yan, achievement pa rin yan. Kaya, be thankful. So, yun nga, 2020. Dapat ang maging vision natin sa natitirang 6 na buwan, mag-focus tayo sa good stuff. Parang sa camera, mas nagiging clear at mas nakukuha natin yung better result ng picture pag na-focus tayo. So, ikaw, ano yung mga bagay na pinagpapasalamat mo or mga bagay na nilulook forward mo ngayong 2020 sa natitirang 6 na buwan? Share your thoughts sa comment section, tsaka kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka muna. At kung nagustuhan mo yung content na to, thumbs up tayo, tsaka para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, hit the notification bell. So ayun, gamata, nagsasabing promise, usap lang. Yun na, parang vlogger na yung dati nga natin.